Ano pa mga realizations? Kasi syempre, hindi naman madali yun eh. Ano, ang Home Sweetie parang ano na siya sa akin. Parang ano, part na siya ng ano ko talaga, buhay ko. Kasi ang dami ko ng milestones na na-celebrate within the whole span of the show. Yung running time, I mean, yung journey niya. From the launch. Dalaga pa dyan, di ba nagsimula? Yes, nag-start ako dito, dalaga pa. Tapos, nabuntis ka na. Na-engage, nag-asawa, nabuntis, nanganap. Parang ang daming milestones na na-celebrate ko na kasama yung Home Sweetie Home family. And nag-grow din ako as a person, as Julie in the show. Paano yung transition nung umalis si John Lloyd? Paano yung kinabahan kayo? Na hindi matuloy yung show kasi because... Actually, ano, hindi kinabahan, hindi... Siguro dahil 4 years na yung samahan ng group namin. Alam mo yun na parang... Meron na kaming camaraderie na nabuo and rapport and yung samahan namin, na feeling namin may show o wala. Parang solid na yun. Yung friendship, yung family. Hindi naman sa kinabahan. Siguro ano lang, kasi ako, I've always had this mindset na everything happens for good. Everything happens for a reason. And sabi ko lang nun, baka, di ba, there's always a time and a season for everything. So I was thinking na maybe that was the season na iba na yung landas na tatahakin ng show or magtatapos na yung show. Ay, lagi ko nang tinatanong kay Miss Marvin yun kung anong mangyayari. But there was never a doubt in my heart or parang fear na it's the end. Kasi I don't believe in endings in show business, diba? One day you say goodbye, then the next day kayo pa uli magkakasama or makikita. You don't say goodbye, diba? You just say see you again. Were you able to talk to John Lloyd prior to his exit? The last time I worked with him in the show was September. I remember that because mag-birthday si Sebi. Before the vacation sa Bantayan. Before mag-birthday si Sebi. That was the last time na nakatrabaho namin siya sa show. Doon yung last taping niya. And then after that, we didn't hear anything about him anymore. I personally wasn't able to talk to him and text him because I know that there was so much going on with the media and, you know, they were feasting on the issue, on what's going on. So, I didn't want to add anything to it na parang ayoko nang makitanong, baka isipin na para akong... You respected that space. Yeah, parang nakiki-chismis, parang nakiki-eavesdrop. Yeah. So, alam mo yung minsan, dahil nakatrabaho ko na rin naman siya ng matagal na panahon, parang gusto mong ibigay sa kanya yung time na yun na, sige. Hanggang ngayon, hindi kayo nagkausap? Hindi na. After nung last tape eh. Pero kahit yung friend mo, character, kumusta ang character journey mo? Si Julie bilang may asawa, na nandoon pa physically yung asawa mo. And now that... single. You're a single parent. Parang ako, abroad. Alam mo, ngayon, I have so much respect and I have so much love and admiration for women who are wives and mothers. Because they have so much strength to hold their families together. Na-realize ko na nasa babae yung ano nang, parang yung pag-hold on to the marriage and to the family. Siya yung kumakapit, di ba? Siya yung lumalaban na mabuo yung family niya. And when all else fails, it's always the woman who will stand up and, you know, take up the role of the father or whoever left the family. Laging babae yung it's a step up to the plate. So, dun ko na-realize na parang napaka-pivotal ng role ng isang asawa. Isang nanay, isang pamilya. Kasi di ba nangyayari yun sa mga Filipino homes na kapag wala yung asawa, talagang yung nanay yung nagpo-fulfill ng dalawang roles. Especially yung mga single moms. Have you met a particular diba, person in real life na ganyan? Na single mom?
Ay, wala akong kilala pa na personally na single mom, but as a mother, and going through what I've been through, being pregnant, giving birth, and having a baby, ang hirap niya palang i-handle on your own. So it's a full-time job? It's a full-time job, and at the same, it's emotionally, physically, mentally draining. But in the end, of course, it's all worth it. And it helps so much that you have a partner in life. Pero kung wala kang partner in life, na-amaze ako dahil nakakayanan din ng mga single moms. Mas malakas sila. Kumusta yung pagpasok ng Piola? Si PJ, nag-guess siya noong una. So, of course, we're very thankful and grateful that he gave us his time and his schedule. And si PJ naman, matagal. We go way back talaga. Kahit na hindi, parang kahit hindi kami magkita, magkasama, magkausap. Pag nagkita kami niya, parang may instant connection na kami sa isa't isa na. Kahit na hindi kami nag-uusap sa set niya, pag nagkasama kami, parang alam mo na yung medyo gamay niyo na yung set isa. Parang memoryado mo na siya. Malaki yung tulong ni Piora sa pagpasa para ma-hold yung show. Yung parang ma-emptiness, kumbaga. We don't want to say kasi na he replaced Romeo because of course Romeo will always be irreplaceable, but we want to say that PJ is a great addition to the family. Whatever Romeo has contributed to the show will always remain part of the show, and we want to say that PJ did not replace anybody, but he's a great and big contribution to the growing family. He complimented. Yes, of the show. Because I remember when we were promoting Starting Over, nag-guest siya sa show to promote our movie, tapos bumalik siya as his character. So parang recurring character yung sa kanya. It was not a new character that we introduced. Nandiyan po si John Lloyd at Ellen. Kung naramdaman na ba kayong parang isama sa kanila? Hindi ako magaling sa ganyan eh. Siguro kung asawa ko. Real life. Parang may mararamdaman ako. Pero syempre, hindi mo naman asawa, katrabaho mo lang. So, hindi ka ganun ka-conscious, eh, diba? Hindi ka ganun ka-sensitive sa mga ganun bagay. Pero nabalitaan mo na siguro nung parang kasama sila, mga si Ellen. Oo, oh, okay. Nakikita ko. Nababalitaan ko. Ako ano, wala akong makukomment. Honestly. Pag tinatanong ako ni Paul, sabi niya, ano masasabi mo? Hindi ko alam. Kasi wala talaga akong alam. In the beginning, I wasn't informed. I wasn't given like a heads up na there's something going on. So, wala akong masasabi na makakadagdag or makakabawa sa sitwasyon. So, I really cannot say anything. But are you happy with them? Ako naman, I always celebrate people who are in love, who are, you know, who are together and who are happy. So, we just Upunin celebrate love. Baninang question. How do you see them? Hindi ko alam. How do you see them? I don't think so. Hindi siguro ako.